At doon niya pinakilala, amen, na siya nga yung Kristo. Kapag naitaas na daw yung tao, ng anak ng tao, ay makikilala na at magkakaroon ng kaalaman. At kapag hindi kayo naniwala, siya na nga ang Panginoon, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Noong po narinig ng mga Hudyong yun, marami nagsasalataya sa kanya. Kaya nasabi ng ating Panginoon to, ang sabi niya, magsisampalataya o sa kanya, kung kayo'y magsipanatili sa aking salita, kung magkagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko. Kung tayo po ay mananatili sa salita ng ating Panginoon, ay tunay nga po na tayo'y kanyang mga alagad. Amen po ba? At inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo sa gabing ito. Amen po ba? Kung gayoy, tayo po ay tunay humawak sa salita ng ating Panginoon na siya ang magtuturo sa bawat isa sa atin. Sa oras na ito, kung ikaw ay mananatili sa kanyang salita, ay tunay tayo ay magiging lingkod ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya ano itong mga salitang ito na dapat nating sundin? Next slide. Sa Exodus 20:03. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Exodus 20. Ang sabi po dito, huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ang sabi nga ni Brother Jay kanina bro, yung bang mga ibang reliyon na kinagisnan natin, I don't want to mention anything. Hindi ba pareho yung Bible natin? Pareho lang. Bakit ganito? Nakasulat na sa Exodus 20, huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin, huwag kayong magkaroon ng Diyos-Diyosan, o kaya larawan, o ribulto, o anumang nilalang na nasa impapawid, nasa lupa, o nasa tubig. Amen po ba? Napakalinaw, huwag daw po tayo magkaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya. Amen. Huwag kayong magkaroon ng mga Diyos-Diyosan o mga larawan. Mga larawan. Tumisan po sa mga pinto natin. May mga kapatiran. Kumisan po, napapasyalan namin. No? Ang mahirap, mga kapatiran, pagbukas ng pinto nila, pagsarado mo, makikita mo, si Mama nandun! Sasabi, bakit meron ka? Hindi, nandito po kasi yung date eh. Putulin mo! Kunin mo na lang yung date, bakit pati yun nilalagay mo? Amen po ba? Amen po ba? Eh kasi ginagamang kalendaryo eh. Amen po ba? Eh malay natin, kung walang nakakita, nandun yun. Tapos makita mo, tinitignan ko lang po yung birthday niya. Amen po ba? Kahit na nandiyan dyan yung mga yun, na dapat tanggalin, wag, sabi nga eh. Amen po ba? Wag! Mga larawan kumisan, hindi po doon nagpapatunay na mga ganito lang na mga saint lang nandoon. Misan nga po yung si P.B. Cates, si Arnold Schwarzenegger. Iniidolo mo! Amen po ba? Hindi lang po yun. Hindi lang yung alam mo na kumisan po yung mga sinasabi natin mga saints, yun lang ang nakadisplay sa'yo. Minsan po, may mga artista pa. Kung minsan, idol ko ito. Gusto sabihin yun, ina-idol mo siya. So kung minsan nga, sinasamba mo pa eh. Amen po ba? Amen po ba? Anong pagsamba? Pag ganun mo sa kanya, halimbawa, nandiyan siya, nakaletrato siya, ginaganun mo pa yung ilong mo eh. Ano ba? Pareho ba? Ginagaya mo na kung minsan.
Amen po ba? Amen po ba? O mga ribulto, huwag kayo magkakaroon ng mga ribulto sa pamamahay ninyo. Ang sabi ng ating Panginoon, siya mismo nagsabi. Amen po ba? Sino may mga ribulto pa dito sa bahay nila? Magsabi ng ano, amen. O magtas ng kamay. Sa nanay. Iparating po natin yan. Amen po ba? Iparating natin yan. Kung minsan pa nga eh, may mga Kristiyano na o mga believer, may mga nakasabit pa dito yung parang pendant, yung kodrado. Ano yun? Anong scapular ba yun? May mga ganun-ganun pa. Amen po ba? Na huwag na po natin ilagay sa katawan natin yung mga ganun. Amen po ba? Huwag. Sabi ng Panginoon, huwag. Amen. O yung mga beads. Amen po ba? Huwag. Huwag kayong magkakaroon ng ganon. O anumang nilalang sa himpapawid. Amen po ba? Huwag nating ano yan. O kung ano, minsan po, mga sun. Amen po ba? Mga moon. Dinidiyos na nila yan. Amen. Agila. Kung ano-ano. Eh sabi ng Panginoon, huwag! Huwag kang magkakaroon ng mga ganon. O nasa lupa. Amen. Ito mga nasa lupa, matindi ito. No? Mga nasa lupa, yung po nakita natin kanina. Mga baka. Minsan palaka. No? Minsan daga. Minsan asawa! Diyos niya! Amen po ba? May ganon! May ganon! Alam po ninyo, akala ninyo mga idols lang, mga ano. Hindi. Mag-isa mga asawa kung minsan. Dinidiyos nila. Girlfriend! Dinidiyos nila. Amen po ba? Dinidiyos nila. Bakit? Hindi ka aaten, abangan mo lang doon sa may kanto. Hindi ka aaten ang gawain. Dahil yung paglabas niya, alas 8, hanggang doon ka, nandoon ka. Ay, ang oras to. Amen po ba? May mga ganon. Alam po ninyo, mayroon akong kinote dito eh. Yung sinulat ni Ray Valera. Napakaganda yun eh. Yung, sinasamba kita, kasalanan man sa Diyos, ang sambahin kita. Alam pa niya eh, no? Kasalanan man sa Diyos, ang sambahin kita. Marahil, ito pang worse, marahil ay nauunawaan niya ang tulad ko. Binanggit niya ang Diyos, no? Alam niya kasalanan, ang sambahin yung babae yon o kung sino mang lalaking yon o kung sino mang yon, di ko alam kung sino yon, nasasabihin niya, naintindihan mo naman, Lord! Naintindihan mo naman, Lord! Mali eh, no? Amen. Na labis na nagmamahal sa iyo, masisisi niya ba ako? Sinta? Sinasamba kita. Kung anumang dahil ay hindi mahalaga, basta't sinasamba kita. Isipin mo yun. Masisisi mo daw siya kung ganun ang pag-ibig niya doon sa taong yon, kung sa asawa niya o magulang niya o sa anak niya kung minsan po. Amen? Minsan, mga bata kung minsan, nagiging dahilan din yan sa pag-aan po natin, sa paglilingkod natin sa Panginoon. Sa totoo lang. Amen po ba?
Mga bata na binigay ng Panginoon na hindi pwedeng maging hadlang para sa iyo. Binigay ng Panginoon ang batang yan. Tapos hindi ka makapunta sa sambahan. Hindi po yata tama yun. Malaking question mark para sa akin yun. Amen po ba? Amen po ba? Walang binigay ng Panginoon na makakahadlang sa gawain para sa Kanya. Minsan, sa'yo ang kasalanan. Sasabihin mo, masisisi niya kaya ako? Huwag po tayong magdahilan sa mga bagay na yan. Amen po ba? Huwag tayong magdahilan. Dahil lang sa pagmamahal mo sa anak mo, dahil tag-ulan, baka lagnatin siya, papunta kay Lord, o mainit, o kung nasa snowman yan, o malamig, hindi po yan magiging hadlang kung tunay kang naglilingkod sa ating Panginoon. Amen po ba? Maging ang trabaho kung minsan. Binigyan ka na ng trabaho ng ating Panginoon. Dahil minamahal mo ang trabahong ito, sinisikap mo ang trabahong ito na hindi ka mawala sa trabahong ito, magalit ang boss mo, pinagpapalit mo na sa gawain ng ating Panginoon. Na umisang free na lang nga. Free na lang yung trabaho mo eh. Pero tinatrabaho mo pa, which is na yun ay mali. Amen po ba? Hindi naman siguro dahilan, Brad, kasi ano naman ako eh. Kasi may skin. Walang problema. Alam ng Panginoon yan eh. But kung minsan po, nang dahil sa ating katamaran kung minsan, hindi natin magawa dahil sasabihin mo, pagod ka na eh. Pagod ka na. Hindi na ako makadalo kasi pagod na ako eh. Hindi na ako makadalo, brother. Bakit? Kasi yung trabaho mo, binigay mo lahat yung lakas mo doon. Kaya pagdating kay Lord, wala ka nang may bubuga. Mamaya po, makikita natin yan. Nakasulat yan. Amen. Amen. Marami pa na minsan ang tao sinasamba sa lupang ito. Mga bisyo. Pag-inom ng alak, pag-inom, paninigarilyo, pagdidisko, kung ano-anong mga ginagawa nila. Kala po ba ninyo, mga, yung bang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na yan, kala mo ribulto lang? Ang ayaw ni Lord, yung ginagawa mo ay naroon na doon sa isang bagay na hindi na ayon para sa Kanya. Pag-worship na yun eh. Ewan po ba? Nakakapagtataka. Sa boss mo, hindi ka natatakot. Pero sa Panginoon, natatakot ka. Baliktad ba yun? Okay, sa boss, natatakot ka. Sa Diyos, hindi ka natatakot. O yun. Nakuha ko siya. Totoo po yan. Dahil takot kang mawalan ng trabaho. Eh si Lord naman, naiintindihan naman yun. Katulad na nasabi nga ni Ray Valera eh. Naiintindihan naman ni Lord yan eh. Amen po ba? But sino nagbigay ng trabaho sa iyo? Sino naglagay sa'yo, doon sa trabaho, yun ang hindi mo alam. Amen po ba? Tapos ngayon, sa boss mo, takot ka. Huwag nawa, hindi po ba? Mas matakot po tayo sa Diyos. Sa Diyos na hindi natin nakikita. Ang Diyos na nakakakita ng lahat sa atin.
sa mga ginagawa natin, sa mga bagay-bagay na yan. Amen po ba? Minsan nga, alam po ninyo, nung panahon ng kopong-kopong pa, nung nandun pa yung kalakasan o yung kainitan ng yung lingkod doon sa mga samahan at sinasabi. Alam po ninyo, tuwing linggo na imbis na mag-church ka, iraradyo ka, sasabihin nila, meron tayong gagawin. Meron tayong, anong gagawin mo? Doon sa sinalihan ko pong civic action. Minsan po may mga ganon. Dito, maraming mga tao na nawiwili po sila sa mga ganitong mga asosasyon o mga ganitong gawain. Na pinagpapalit nila ang gawain sa ating Panginoon. Pinagpapalit nila. Katulad na lang yung pagbabasketball. Brad, hindi ako pwedeng mag-church eh. Kasi may basketball kami, o may volleyball kami, o may tennis ako. Bro, hindi ako pwede kasi may civic action kami ngayon. May gagawin kami. Di po ba? Yun, nakatuon na yung pag-iisip mo doon sa mga bagay na yun. Na hindi mo sila pwedeng ilayo sa iyo. Mas maigi pang, okay Lord, diyan ka lang muna. Naintindihan mo naman yun, Lord, Ray Valera. Amen po ba? Dinidiyos mo na yung mga bagay na yun eh, sa buhay mo. Winu-worship mo na yon na hindi mo namamalayan. Amen po ba? Minsan nga, pati mga kaibigan mo, winu-worship mo na rin eh. Hindi ka magpagtanggi. Wag na lang, tsaka na lang. Wala yun eh. May araw ng pananambahan, i-invite ka ng mga kaibigan mo na kung saan lang kayo pupunta, and then sasabihin mo, sige, sama ako. Kasi, naintindihan naman ni Lord yan eh, sa susunod na Friday na lang, o di kaya sa susunod na Sunday na lang mag-aaten. Pero may namimiss ka sa buhay mo. Hindi mo alam, nag-worship ka na sa ibang bagay. Amen po ba? Amen po ba? Kaya ang sabi po dito sa 5, huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyos ang iyan. Ano ang sabi ng Panginoon? Sapagkat ako si Yahweh ay mapanibughuhin. Okay. Si Brother Ed talaga eh. Gaganong ko siya. Eh, nunahan mo eh. Mapanibughuhin. Sa jealous God. Siloso po si Lord. Kala nyo ba? Amen? Magsabi ng sino po yung magtas ng kamay yung mga siloso dito. Siloso ka. Wala silosa? Siloso? Dati-rati. Amen? So ayaw ni Lord na mayroon kang iba sa buhay mo. Ayaw ni Lord yan! Ayaw ni Lord na may kahati siya sa'yo. Amen. Kaya nga, ano nga sabi ng Matthew 10, di ba? Matthew 10, 37. Kung sino man daw yung umiibig sa kanyang mga ama at ina, nang higit sa kanya, ay hindi karapat-dapat po sa ating Panginoon. Ayaw ni Lord. Ayaw na may kahati si Lord. Amen po ba? Ayaw niya. Kaya kung ikaw ay may pinagkakaabalahan ngayon, tinatamaan ang gawain ng Panginoon. Minsan nga po eh, alam po ba ninyo, maging ang pagtulog. Pagtulog? Kasama yan! Kala mo ba? Yung sabi mo na, napasaobrahan ako ng tulog! Hindi ako nagising, Lord!
Eh, paano kasi ang demonyo dumaganan eh? Nasarapan ka doon sa tulog mo. O di kaya, brother, hindi ako naka-attend eh. Kasi yung time ng 8 o'clock, oh, lalo na yung alas 12. May hinihintay akong teleserye. Hindi kailangan ma-miss yun, brother. Nandun na pa man din sa kalagitnaan ng magsasama na sila. Iiwanan na niya. Sa mga palabas po na, sa palabas sa atin, mga teleserye, kung hindi wasak ang mukha, love triangle. Hindi po ba? Napakagandang babae. Bibigyan ng ano sa likod. Wawasakin yung mukha. Bakit kaya hindi nila gawin yung pangit tapos pagandahin nila, no? No. Bakit tayo napunta dyan? Amen. So, jealous God. Ayaw ni Lord na may iba. May iba ka na higit sa Kanya. Amen. Ang sabi niya, parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin. Kapag umayaw ka kay Lord, magkakaroon ka ng kaparusahan. Ang hirap po nun. At pati ang kanyang mga anak hanggang sa ika-apat na saling lahi. So dahil sa'yo, ayaw mo kay Lord, damay pati yung anak mo, yung magiging anak niya, yung magiging anak niya, at yung magiging anak-anak pa niya. Kasama. Kasama pag umayaw ka sa ating Panginoon. Pasalamat tayo. Tayo nakakilala sa ating Panginoon. Pasalamat tayo. Pinatawad tayo ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan. Pasalamat tayo dahil tayo ay nabautismuhan sa kanyang pangalan. Pasalamat tayo sa oras na ito at nalalaman natin ang kanyang mga salita. Dahil noon, panahon pa natin, panahon pa ni Lola, wala po silang na-share sa atin ng mga ganun. Meron bang magsasabi sa inyo sa oras na ito ang kanyang Lola nagbukas ng Bible sa kanyang harapan? Sino sa inyo? Lola mo, binuksan ang kanyang Bible at sinabi sa iyo, halika rito apo. May sinabi ba? Never. Bakit? Kasi maging sila, hindi nila naunawa, hindi nila alam ang salita ng Panginoon. Mapalad tayo sa oras na ito. May mga katuruan na gaya nito. At ito po ay pwede niyong i-share pag uwi niyo sa inyong mga tahanan. Sasabihin mo, narito! Iko-quote mo na. Exodus 10:3. Amen. Amen. At ito po yung pinakamaganda dito. Sa 6, ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Amen! Wala po bang palakpak dyan? Tayong umiibig sa ating Panginoon, napakapalad po ng mga anak natin. Mapalad ang aking anak ni si Sheik, si Genesis, si Jemima. At kung sakali man, next year makapag-asawang anak ko sa kabilang ko, next pa. Mapalad yung kanyang mga magiging anak. Amen po ba? Hindi po. Sa gusto natin, darating naman sila dyan eh. Di po, di ba gaboy? Yes. Opo daw. Amen po ba? Mapapahalad. Kaya huwag kayo mga kabataan ngayon, Sheikh, Micah, huwag ninyong hiwalay
ang salita ng Panginoon sa mga puso nyo. Turuan ninyo ang inyong mga anak sa darating. Amen po ba? Amen. Buksan po natin ating mga Bible dito sa Mark 12:29. Malapit na po tayo matapos. Ang sabi po dito, sumagot si Jesus, ang Pangulo ay pakinggan. Ang Pangulo ay pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay ang Panginoon ay iisa. Bakit? Parang konti lang ang amen. Alam po niyo, pag sinabing Hero Israel, pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay ang Panginoon ay iisa, dapat po, tumatayo pa tayo. Yun. Amen! Praise the Lord. Iisa lang po ang ating Panginoon. At ang sabi po dito, next slide. At ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Buong puso. Ayan. Yun po sinasabi ko kanina. Buong puso. Ayaw ni Lord na may kahati. Hindi sinabi ng Bible na mahalin mo ang Diyos ng kalahating puso. Yung kalahati sa mga magulang ko, kalahati sa asawa ko, kalahati sa mga anak ko, kalahati lahati. Ito kay Lord. Ito. Buo ito. Kalahating to. Buong kalahati. Hindi sinabi ni Lord na kalahati. Kapag sinabi ni Lord, buong puso, lagi po yan sa puso natin si Lord. At buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo. Amen po ba? Kaya ikaw, pag sinasabi mong pagod ka sa trabaho, hindi ka na nagpapalo sa commandment ng ating Panginoon. Amen po ba? Wala na. Sira na yung commandment mo. Hindi ka na makapagpalo eh. Buong lakas, buong pag-iisip, lagi mong iniisip ang ating Panginoon. Lagi mo siyang iisipin, nasasabihin mo, dapat nandun ako lagi kay Lord. Dapat si Lord ang nauna. Dapat si Lord! Amen po ba? Nakaka-amaze minsan eh. Bakit? Bakit kayo? Nagkasakit ang anak, nagkasakit ang tatay, nagkasakit ang biyena, nagkasakit ang asawa. Ang iniisip, doktor! Eh sabi ni Lord, buong pag-iisip, si Lord muna ang unahin mo! Amen po ba? Amen po ba? Amen po ba? Amen. Yun ang dapat. Hindi doktor. Dahil tapos sinasabi mo, si Jesus Christ, siya yung great healer. Amen po ba? Tapos sasabihin mo, si Jesus Christ, yung kalakasan ko eh. Siya nagbibigay ng lakas sa akin eh. Amen po ba? Minsan wala ka sa church. Dahil sabi mo, hinang-hina ka. So hindi ka na nagpapalo. Doon sabi ni Lord. Kailangan ni Lord ng buong lakas. Kaya, naalala ko yung sinabi ni Brother Gary, yung ano ba yon, yung cheetah? Cheetah ba yon? No? Mayroon silang extra yung nire-reserve nila, yung lakas nila. Dapat po maging ganun tayo. Mayroon kang para kay Lord na yung may bibigay mo pa. Amen po ba? Alam po ninyo, bukas nito, mag-start po yung fasting. Yung gustong sumali, sasali po kayo, sumali po kayo. And then 6 o'clock nandito po tayo gabi, dito po tayo magbe-break. Alam po ninyo, kanina, nagbukas ng trabaho itong mga engineer namin. Heavy maintenance kami. Sabi ko, Lord, pagsubok to, Lord. Sipin mo, magtatrabaho ka sa kainit. Maintenance, alam po ninyo yung maintenance. Lagay, tawit, kamagal, nakabit.
Walang tubig, walang pagkain. But ang Panginoon, ang aking kalakasan. Amen po ba? Yan. But, sige pa, tuloy mo kapatid. Praise God. Amen. Praise the Lord. Huwag ba? Huwag mong pigilin. Amen. Bigay mo. Praise God. Yan ang nagbibigay ng kalakasan sa atin po. Kaya ibigin po natin ang ating Panginoon ng buo. Amen po ba? Ibigay natin ang buong puso natin para sa Kanya. Buong lakas, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Amen. Ang sabi po dito sa Isaiah, malapit na po tayo magtapos, Isaiah 44:8, huwag matakot, sabi po, bayan ko, alam mong sa simula't simula pa'y hinulahan ko na ang mga mangyayari. Nahulaan na po kung anong mangyayari. Amen po ba? Alam na nila kung anong mangyayari. Alam na niya. Kayo'y mga saksi ng lahat ng ito, meron pa bang Diyos maliban sa akin? Ang sabi ng ating Panginoon. Alam na ni Lord. Amen. Meron pa bang Diyos maliban sa akin? 9. Walang kwentang tao ang gumagawa ng rebulto. Sino po may mga kakilalang gumagawa ng rebulto dito? Sabihin niyo sa kanila, mga walang kwentang tao kayo. Amen po ba? Walang kwentang tao ang gumagawa ng rebulto at walang kapuluhan ang mga Diyos-Diyosan. Aray ko. Excuse me lang po, kung mayroon pa kayong mga Diyos-Diyosan sa inyong bahay. Walang kapuluhan ang mga Diyos-Diyosan. Kanilang pinahahalagaan, mga bulag at hangal ang sumasamba sa mga ito, kaya sila'y mapapahiya. Ang sakit naman noon. Mami, Mami, Daddy, Ate, Kuya, Uncle, basahin mo ito. Hangal ka! Bulag ka! Hindi po ako nagsabi niyan. Ang Bible. Ang Bible ang nagsabi niyan. Amen po ba? Kaya huwag kang masaktan, Mami, Daddy, Uncle, Tito, Tia, pinsan, o kung sino man po. Gusto mo yan? Gusto mo yan? Sabi ni Lord, ikaw ay mapapahiya pa pagdating niya. Amen. Amen. Walang idudulot na mabuti ang paggawa ng mga rebulto para sambahin. Thank God, wala na yung mga rebulto, kila Lola. Thank God, wala na kami mga ganito sa buhay namin. Sa pule, no? Amen. Next slide. Tandaan ninyo, ang sumasamba sa mga ito ay may mapapahiya lamang. Ang gumagawa nitong taong lamang, ang gumagawa nito'y tao lamang. Kaya, magsama-sama man sila at ako'y harapin ay matatakot din at mapapahiya. Gumawa man sila ng ano nila, ano? Pag gumarap kay Lord, ipapahiya lang sila ng ating Panginoon. Hindi kayo karapat dapat. Amen po ba? Magsama-sama man sila, wala silang magagawa. Mapapahiya lamang sila sa ating Panginoon. Amen. Next slide. Ang panday ay kumukuha ng isang pirasong bakal at inilalagay ito sa apoy. Pagkatapos ay pinupukpok ito ng malakas niyang bisig hanggang sa magkahugis sa paggawa nito. Siya ay nauuaw, nagugutom at napapagod. Alam po ninyo yung nakita nyo kanina sa backdrop natin. Mga panday ang gumawa noon. Yung mga malalaki, no? Mga bakal, mga tanso o ginto. Mga panday po yan ang gumagawa. Amen. Next slide. Ito naman, yung nakikita nyo sa mga bahay-bahay ninyo. No? Ito yung mga kalpintero naman to. Buti na lang. Sculpture, ano ba yun? Sculpture, no?
Amen. Ang mga karpintero naman ay kumukuha ng isang kapirasong kahoy, ginuguhitan niya ito ng anyong tao, tsaka inuukit hanggang sa mayari ang isang magandang ribulto, pagkatapos inilalagay niya ito sa kanyang bahay. Ito po yan. Ayan po ba? Nangyayari po yan. Next slide. Maaring mamili at pumutol ng matigas na kahoy. Totoo po yan. Misan nga, gusto nila naharap pa yan, no? Para matibay yan. No? At para pag lumindol, pag nahulog yon, sapul sa ulo, talagang malaki ang bukol. Amen. Matigas na kahoy sa gubat tulad ng sedro, ensina, at cypress, o maari siya ay magtanim ng laurel at ito ang inihintay lumaki sa kadidilig ng ulan. Talagang ano niya pa, no? Ito, gusto ko ito. Siguro ganyan sila. Tapos, ihugisan ko siya. Tapos, ilalagay sa bahay yung pinakamaganda. Matibay siya. Hindi siya bubukbukin. Kahit hindi ko siya bibigyan ng mga, kung ano-ano, pesticide ba yan o kung ano-ano ba yan. Basta yan, matibay yan. Yari sa ano yan. Di po ba? Isa nag-order pa kung saan eh. May nakakalungkot nga eh. Minsan nga po eh, yung Diyos pinagbibili, no? No, hindi lang pinagbibili, hulugan pa. Di po ba? Pagpupunta sila sa inyo, kakatok, sige, kahit ano lang, 50 kada linggo. Di po ba? May mga ganon. Diyos pagbibili? Diyos na sinasabi nila na hulugan? Yun ang din yung Diyos mo? Yun ang doon kayo muyo ko o nag-worship? Doon sa hulugan na yon? Di po ba? Next slide. Ang kaputol na kahoy na ito ay ginawang panggatong at ang kaputol ay Diyos-Diyosan. Ang isang piraso ay iginagatong para magbigay init sa kanya at para paglutuan. Ang isang piraso ay ginagawang ribulto para sambahin. Hindi. So, may iba pang ano, eh no? Bukod doon sa ribulto, may magagamit ka pa doon sa mga gritaritaso. Makapagluto ka, and then, pagkatapos mong nagluto, kumain, double purpose yan. Makapag-worship ka naman doon. Kasabihin mo, thank you, Lord. Amen. Next slide. Ang ibang piraso ng kahoy, ginagawang panggatong, dito siya nag-iihaw ng karne at nasisiyan siyang kumain ito. Kung nadarama niya ang init ng apoy, ay nasasabi niya ang ganito, ang sarap ng init. Next slide. Ang natirang kahoy ay ginagawa nga niyang Diyos sa kanyang na kanyang niluluhuran at sinasamba. Dumadalangin siya sa ribulto, iligtas mo ako pagkat ikaw ang aking Diyos. Pagkatapos niya ginawa, pagkatapos yung retaritaso, ginamit niya sa pagluluto at ito po ay luluhod at sasamba at sasabihin, iligtas mo ako pagkat ikaw ang aking Diyos. Amen po ba? Alam po ninyo sa mga baha-bahang ganun eh, no? Minsan, mayroon pa nga nagpatutuwi. Sabi niya, sa pamamagitan ng ribultong ito na aking Diyos ay niligtas ako. Kasi lumutang kasi yun eh. Tapos siya naman ang siya yung pinagkapitan niya. So, Diyos niya daw yun. So, mahal niya yun. Pagkatapos ng trahedya niyon, binihisa niya, winorship niya uli yun. Di niya alam ang Panginoon ang gumawa nun para sa kanya. Amen po ba? Alam po ninyo, nakakaano nga, meron nga kaming na-experience na sunog. Sunog. Imbis na mga anak niyang kinarga, yung ribultong kinarga. Isipin mo yon, nakakaano po yon, dahil, iewan ko lang,
Wala akong masabi sa mga taong ito. Amen. At next slide. Ang mga taong iyon ay mga mangmang. At di inuunawa ang ginagawa. Tinakpan nila ang kanilang mata at sinarahan ang isipan sa katotohanan. Totoo po yan. Kahit anong sabihin mo sa kanila, hindi makikinig yan. Dahil tinakpan na nila ang kanilang mga unawa at sila ay mga mangmang at sinarahan ang kanilang mata. Ayaw na nila. Ay, kung ano man sinasabi mo. Basta ako, sinasamba ko yan. Amen. Next slide. Hindi na nila naisip na ang kaputol na ginawa nilang ribulto ay ginamit na pangluto sa tinapay at karni kanilang kinain. Hindi man lamang nilang itinanong sa kanilang sarili kung hindi kaya karumaldumal ang sumamba sa isang pirasong kahoy. Naitanong na po ba ninyo noong kayo nagsasamba sa mga Diyos-Diyosan na yan na karumaldumal ka kaya ang ginagawa natin? Hindi. Dahil minsan naging bulag tayo, minsan naging bingi tayo, minsan wala tayong unawa. Pero salamat sa Panginoon, katulad ng aking nasabi. Binuksan ng ating Panginoon ang ating unawa. Binuksan ng ating Panginoon ang ating mga mata. Binuksan ng ating Panginoon ang ating pandinig. Kaya tayo narito ngayon. Amen po ba? Napakabuti ng ating Panginoon sa mga bagay na ito. Kaya i-share po ninyo ito sa mga magulang ninyo na mga sumasamba pa sa mga ganitong mga bagay sa kanilang mga buhay. I-share ninyo. Amen po ba? And then, next slide. Ang gumawa o gumagawa nito para kumain ng abo. Ang mga gumagawa nito ay parang kumain ng abo. Lubusan na siya ay naligaw ng kanyang maling paniniwala at mahirap nang ituwid at hindi siya papayag na ang ribultong hawak niya ay hindi Diyos. Totoo po yan. Ay, kahit anong sabihin mo, ito na yung aking kinagisnan. Ito na pananampalataya ko, narito na. Kahit anong siguro sabihin mo, doon pa rin sila. Pero paulit-ulit po natin sabihin sa kanilang mga bagay nito. Paulit-ulit natin i-share ang mga bagay nito. Sabihin mo sa kanila, ito pinapasabi ni Lord. Next slide. Ang Diyos namin nasa langit, naroon ang Diyos namin at ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. Next slide. Ginawa sa ginto at pilak ang kanilang mga Diyos. Sa kanilang mga kamay nito'y tao ang nag-ayos. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi makapagsalita. At hindi rin makakita ng matang sadyang-sadya. Amen po ba? Nagawa daw po ito, ginawa nila. Gumawa ng ribulto. Amen. Totoo nga po ito'y may mga bibig, pero hindi naman sila makapagsalita. At hindi rin sila makakita, bagamat meron silang mga mata. Next slide. At hindi rin makakinig ng kanilang mga tenga ni hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Totoo po ba ito? Totoo nga na mayroong kamay ngunit walang pakiramdam, ang paa'y mayroon din ngunit hindi mayakbang, ni wala kang marinig kahit gamunting tinigman. Totoo po yan. Tapos sasambahin mo sila. Tapos sasabihin mo nagmimilagro. Eh, nalagyan lang pala ng kandila dito dahil sa kainitan talagang tutulo po yun. Parang umiiyak. Meron pa nga, hindi po ba yung sa ago? Yung ago, bading pala yun eh. Yung may dancing sana sinasabi na ano. Tapos kami po, meron pa kaming, ito, tingnan mo. Sumasayaw. Sasayaw nga, ito nga, sumasayaw. Amen po ba? Ilagay natin to, magpuri tayo sa kanya. Paginoon. Mali po yun.
May mga mata, hindi makakita. May mga kamay, hindi makahawak yan. May mga paa, hindi po sila makalakad. Bakit po sila sasambahin? Mga walang kwenta po yung mga bagay na yan. Amen. Next slide. Ang gumawa sa kanila at pati ang nagtiwala, sana ay katulad din nila o katulad din ng gayong Diyos na ginawa. Amen. Kaya tignan mo, totoo po ito. Yung mga nagtiwala, yung mga gumawa, dahil sa pagsamba nila sa mga anong to, sa mga ribultong ito, may mata yung ribulto, may mata yung tao, pero hindi sila nakakita mo, nagsilang pareho. Hindi po ba? Meron silang tenga, meron silang bibig, pero sarado po yan. Hindi sila makaamoy, hindi sila makarinig. Tinatakpan nila, pilit, ang kanilang mata sa salita ng Panginoon. Ayaw nila makinig sa salita ng ating Panginoon. Amen po ba? May mga paa, ayaw nilang pumunta rito. Ayaw nilang pumunta rito. Bakit? Dahil katulad din sila na sinasamba nila. Nakistak sila. Doon lang sila. Amen po ba? Ganon. May mga kamay, mga ribulto. May mga kamay ang gumawa at nagtiwala sa kanila. Pero niminsan, hindi nila binuklat o binuksan ang salita ng Panginoon. Ganon sila. Sabi ng Bible. Amen po ba? So, katulad ka nila. Sabihin mo, Mami, Daddy, Tita, Tito, Auntie, ganun ka ba? Katulad ka rin nila na may mata, di nakakita, may bibig, di nakapagsalita, may tenga, di makarinig, may kamay, di makalakad, at may kamay, hindi makapagbukas ng salita ng Panginoon. Ayaw nila, hindi sila pwede niyan. Amen po ba? Next slide. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya, anong mangyayari sa kanila? At sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiyapid at sa mga away at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Hindi ka nga sinungaling, pero sumasamba ka naman sa mga Diyos-Diyosan, doon ka pa rin sa dagat-dagatang apoy. Hindi ka nga mamamatay tao, ikaw ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, doon ka pa rin sa dagat-dagatang apoy. Hindi ka nga nakikiapid o nangangalunya kung ikaw ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, doon ka pa rin sa dagat-dagatang apoy. Amen. Hindi ka nga mangkukulam, pero sumasamba ka. O hindi ka nga palaaway, sumasamba ka sa mga Diyos-Diyosan, doon ka pa rin sa asupre. At yun ang kalawang kamatayan mo. Amen po ba? Kaya napakaganda po ng sinabi ng ating Panginoon sa bawat isa sa oras na ito. Pinapaalala po ng ating Panginoon, lalo na po, hindi lang po ito actually para sa atin eh. Ito po ay para sa mga mahal natin sa buhay. Amen. Para po ito sa mga mahal natin sa buhay, na i-share po ninyo, lalo na po, sa pag-uwi ninyo ng Pilipinas, huwag niyong hayaan na hindi niyo ito maibahagi para sa kanila. Amen po ba? Kaya dito po tayo magwawakas, dito sa Malakay. Ano po sabi niya? Mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Ito po, sabi ng Panginoon. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Amen. Magbalik na po tayo sa ating Panginoon. Amen. Huwag po kayo masaktan dahil ang salita po talaga ng ating Panginoon, tagus yan eh. Tagus talaga yan. Sa mga kasukasuhan natin, sa mga sa puso natin, may nais na iparating at pahabot sa atin ng ating Panginoon sa bawat isa. Amen. Kaya kung kayo po ay may mga ganito pa mga bagay, hindi lang po yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na sinabi natin, mga idols na yan. Kung sa mismo sa buhay ninyo, may mga bagay pa kayo na dinidiyos,
na mga pag-uugali kung minsan kasama po kayo diyan. Eh hindi naman ako wala naman akong rebulto. Wala naman akong letrato ni mama doon. Wala naman akong letrato ni ano doon. Pero yung minsan po yung mga pag-uugali na meron ka. Kasama po 'yon. Amen po ba? Kasama po 'yon sa buhay natin. Amen. Tapos na daw po, sabi ni Sam. Praise God. Tayo po lahat dito ngayon. Nawa po yung salita ng Panginoon ay huwag po natin ikawalang bahala. Amen. Sa pagkakataong ito, meron po na isang ating Panginoon na i-break sa bawat buhay natin. Katulad po ng aking nasabi, hindi ka nga sumasamba sa Diyos-Diyosan, pero may isang bagay ka sa buhay mo na priority kaysa sa Panginoon. Inuunahan mo yan lagi sa buhay mo. Pero sabi ng Panginoon, mahalin mo siya ng buong puso at ng buong kaluluwa. Salamat sa oras na ito. Salamat sa mga salita ng ating Panginoon na nagpaalala sa bawat isa sa atin. Alam mo na eh, alam nyo na. Pero kung minsan, mismo mahal natin sa buhay, ay hindi natin ito na ibabahagi sa kanila. Katulad po ng aking nasasabi, sa tuwing tayo uwi ng Pilipinas, nakakalimutan na natin ang Word of God. Inuuna natin yung mapasyalan sila. May bahagi ang mga dalamong mga pasalubong. Makita mo lang sila na masaya, masaya ka na rin. Minsan, naabutan mo na sila ng pera para sila'y lubusan na magalak. Pero may namimiss ka sa pagdalo mo sa kanila. Misa sinasabi mo, wala akong time kasi, kulang lang ang bakasyon ko. Pero, sabi ko sa inyo, napakalaga ang isang oras para sa kanila. Katulad ng ginawa natin ngayon, wala mang isang oras ang pag-share natin ng Word of God. Pero nakinig kayo. Meron kayong napulot, meron kayong nalaman. Hindi nyo ba maibibigay yan sa inyong mga mahal sa buhay, ang isang oras, para i-quote ninyo ang salita ng Panginoon sa mga maling ginagawa nila, na sinasabi nila, ito ang Diyos namin. Pero sa pagkakataong ito, magalak ka. Dahil sa susunod na magbabakasyon ka, ilaan mo ang isang oras para upuan ang iyong mga mahal sa buhay. Ano man ang mangyari sa buhay nila, napaabot mo ang salita ng Panginoon. Mabalitaan mo man na wala na sila, at least may kagalakan sa puso mo. Nabalitaan mo ang taong ito ay naglingkod, nanumbalik at nagpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Mapalad po tayo sa oras na ito. Dahil sa oras na ito, kasama natin ang Diyos. Paglingkuran,
Hangad ng puso ko, salamat po, O Diyos. Ako'y inibig mo. Ulitin po natin, mahal kita. Mahal kita, O aking Panginoon. Ilagay po natin sa ating puso, ang inaawit natin ito. Mararamdaman mo. Mararamdaman mo. Kailangan ang yakap ng ating Panginoon. Mararamdaman mo ang pag-ibig ng ating Panginoon na sinasabi mo, na sinahan mo sa buhay mo. Damihin po natin ang awit nito. Salamat po, Diyos. Ako'y inibig mo. Bisan pa. Hallelujah! Mahal kita, O aking Panginoon. Ikaw ang higit na kailangan ko. Ang makilala ka, Panginoon. Ang makilala ka. Paglingkuran. Hangad ng puso ko, salamat po, Diyos, ako'y inibig mo. Ang makilala ka! Ang makilala ka, paglingkuran, hangad ng puso ko, salamat po, Diyos, ako'y inibig mo. Salamat po, Diyos. Salamat po, Diyos, ako'y inibig mo. Salamat po, O Diyos. Salamat po, O Diyos. Ako'y inibig mo. Salamat po, Panginoon. At kami inibig mo. Inalis mo kami sa katuroan na iyon. Salamat po, Panginoon. Sa bagong buhay na aming tinanggap. Salamat po, Panginoon Lord, sa kabutihan mo na pinapadama sa bawat isa sa amin, sa bawat salita mo na aming naririnig, Panginoon, sa bawat salitang ito, Panginoon Lord, ang siyang nagbibigay ng buhay sa bawat isa. Salamat po, Panginoon Lord, sa aking mga kapatid na naririto. Salamat po sa kalakasan na binigay mo sa kanila, Panginoon. Salamat po sa mga problems, sa mga trials, sa mga sufferings, Panginoon Lord, na amin pong natatanggap o anuman ang amin na experience sa aming buhay na ito, na siya naman, Panginoon Lord, ang nagpapatatag sa aming mga pananampalataya. Nagpapasalamat po kami sa pag-iingat mo sa mga mahal namin sa buhay, Panginoon Lord, sa aming inang bayan. Hindi mo po sila, Panginoon Lord, na pinagkulangan. At maging kami, Panginoon Lord, nagpapasalamat po kami sa isa na naman natapos na buwan, Panginoon Lord, sa aming buhay. Naroon ang mga blessing, Panginoon, mga pagpapala. Sa mga tinanggap po namin, Panginoon, nawa, patuloy namin ito, Panginoon Lord, na nilalapit sa iyo. Naturuan mo kaming humawak sa mga binigay mo ng mga pagpapalang ito. Buksan mo po ang bawat puso namin, Panginoon Lord. At maging daluyan po kami ng mga pagpapala, Panginoon Lord. Nagpapasalamat po kami sa oras na ito, sa isa na naman, Panginoon Lord, na nagawain, Panginoon Lord, na natapos, Panginoon, na nakasama ka namin. Salamat po sa mga salita na amin pong narinig, Panginoon Lord. Ito po ay aming panghahawakan
na mailagay sa aming puso, sa aming isip, upang kami, Panginoon Lord, ay maganap ang nais mo, na masunod, Panginoon Lord, ang nais mo. Kaya, Panginoon, salamat po at tinanggal mo kami sa paglilingkod sa mga Diyos-Diyos. Salamat po kung aming samadalangin sa aming Panginoong Jesucristo at aming tagapagligtas. Amen. Amen. Amen po. Bless po ba ang lahat? Nagpakilala na po ang ating Panginoon sa atin na dapat iisa lang ang Panginoon na dapat nating sambahin at purihin sa katotohanan dahil siya ang naglikha sa atin, siya ang nagbigay sa atin ng buhay, kaya dapat isipin natin, pagbulay-bulayan natin kung ang pagsamba sa atin ng ang mga sinasamba natin ay ito ba ay sa Panginoon or ito ba'y hindi karapat-dapat para sa ating Panginoon. Kaya patuloy po tayong magpuri sa Kanya. Panginoon lang dapat ang isang Diyos dapat ang ating patuloy na sambahin. Amen. At walang iba kundi ang ating nag-iisang Diyos na buhay, Jesus Christ. Amen. Kaya patuloy tayong magpuri sa Kanya. Awitan natin siya ng papuring awit. Wala nang ibang Diyos. Wala nang ibang Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Amen, Lord. Kami, Lord Jesus, patuloy na magpuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang Diyos namin, Panginoon, na siyang patuloy na gumagabay sa amin, Panginoon, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Amen, Lord. Walang ibang Panginoon. Amen. Ikaw, O Diyos, lumalang ng isang daigdigan. Kami na buhay sa iyong kapangyarihan. Sa iyong salita na buo ang isang likha. O Diyos, tunay na wala kang katulad. Amen, ikaw lamang Jesus. Ikaw lamang Jesus, aming itatanghal. Anak ng Diyos, tunay na nagmamahal. Diyos, sa iyong harapan, Panginoon, Lord Jesus. Luluhod ang bawat ilikha at masasabi, ikaw ang Diyos na dakila. Wala nang ibang Panginoon sa langit at lupa at sa habang panahon. Ang ngalan mo, Jesus, ay aming itataas. Wala nang ibang Panginoon. Amen, O Lord. Ulitin po natin ang huwitan ng ating Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus, ikaw o Diyos. Ang mga utyo ay nasa iyong mga kamay. Amen. Hallelujah, Lord Jesus. Bawat tribo ay nasa iyong kalooban. Walang ibang nilalang na magpagyayabang. Ang makapagyayabang. O Diyos, tunay na wala nang katulad. Amen. Hallelujah, Lord. Wala nang iba Panginoon sa langit at lupa at sa habang panahon. Ang ngalan mo, Jesus, ay aming itataas. Wala nang ibang Panginoon. Sa iyo lamang, Jesus, aming itataas, Panginoon. Sa'yo lamang, Jesus, aming iaalay. Ang Pilipinas na iyong minamahal, Panginoon, Lord Jesus. Ang Pilipinas na iyong minamahal. Amen, Lord, di ay tinubos, Panginoon, ay yung tutong na puno, Panginoon, Jesus. Ng iyong
kabubo. O Diyos, kami ay iyong pag-aria. Wala nang iba, wala nang ibang Panginoon. Jesus, sa langit at lupa at sa habang panahon, ang ngalan mo, Jesus, ay aming itataas. Wala nang iba, Panginoon. Wala nang iba, wala nang iba, Panginoon. Sa langit at lupa at sa habang panahon, pangalan mo, Jesus, ay aming itataas. Wala nang iba, Panginoon. Wala nang iba, Panginoon. Sa langit at lupa at sa habang panahon, ang ngalan mo, Jesus, ay aming itataas. Wala nang ibang Panginoon. 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 Amen, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, tunay nga Panginoon, Lord. Hallelujah. Ayon nga sa salita ng ating Panginoon sa Isaiah 45:5, sabi niya, wala nang ibang Panginoon maliban sa Kanya. So, siya mismo ang nasabi na wala nang ibang Panginoon. So ano pa ba ang ating hanapin pa? Di ba? Ang Diyos mismo, siya ang nagpapakilala sa atin upang siya ay patuloy nating purihin, sambahin. Tulad nga, tama nga sa ang nabanggit sa ating kapatid na wala na tayong dapat pang ibang Diyos na dapat nating sambahin, kundi ang ating nag-iisang Diyos na buhay. Dahil ang Panginoon natin, siyang naglikha sa atin, ang siyang nagbigay sa atin ng buhay. So napaka, kung isipin po natin, pagbulay-bulayan po natin, ang Panginoon, binuhis niya ang buhay natin. Binuhis niya ang buhay niya para sa ating mga kasalanan. Binigyan tayo ng buhay. Iniligtas tayo sa mga kasalanan. Tapos, gagawa tayo ng ibang Diyos na nating sambahin. Kumbaga, kung ilagay natin ang ating sarili sa ating Panginoon, parang hindi patas. Kumbaga, hindi siya patas. Kumbaga, napakasakit. Marapat lamang na magdamdam ang ating Panginoon. Marapat lamang na tayo'y parusahan ng ating Panginoon dahil kung anong mga ginagawa natin, di natin siya sinunod. Nagbigay siya ng kautusan, ng mga alituntunin. Ngunit, patuloy tayong mga bulag. Kaya, dapat itaas natin ang ating Panginoon. Siya lamang ang ating purihin. Siya lamang ang ating sambahin sa Espiritu at katotohanan. Wala nang ibang Panginoon. Kaya, mga kapatid, ating pupag-isipan ang lahat. Maging tapat tayo sa ating Panginoong Diyos na buhay. Wala nang ibang Panginoon. Hallelujah. Wala nang ibang Panginoon. Wala nang ibang Panginoon. Sa langit at lupa at sa habang panahon, ang ngalan mo, Jesus, ay aming itataas. Wala nang ibang Panginoon. Sigaw mo natin, wala nang ibang Panginoon. Ang ibang Panginoon, ang Panginoon natin na si Jesus Cristo, sa langit at lupa at sa habang panahon, ang ngalan mo, Jesus, ay aming itataas. Wala nang ibang Panginoon. Minsan pa, wala nang ibang Panginoon. Wala nang ibang Panginoon. Sa langit at lupa at sa habang
Jesus ay aming itataas. Wala nang iba, Panginoon. Jesus, wala nang iba, Lord. Wala nang iba, Panginoon. Patuloy ka namin pinupuri, Jesus. Wala nang iba, Panginoon, Lord Jesus, sa gabing ito, Panginoon, na nandito ka, Lord God, sa aming harapan, Panginoon. Lord, salamat sa gabay, Panginoon, Lord, at salamat sa patuloy mong pagpakilala sa amin, Panginoon, sa mga babala mo, Panginoon, sa mga dapat namin gawin, Panginoon, bilang iyong mga lingkod, Panginoon, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, sa buhay, Lord God, na iyong pinagkaloob sa patuloy niyong pagbigay sa amin ng kalakasan, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon, Lord Jesus, sa aming pagtatrabaho, sa mga pagpapala, Panginoon, sa mga pagsubok, Panginoon, na iyong pinagkaloob, Lord God, tunay nga, Panginoon, ang lahat ng ito, Lord, ay nagbibigay sa amin ng kalakasan, Panginoon, Lord Jesus. Lord God, tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na maglingkod sa iyo, Lord. Tulungan mo kami, Lord God, na ang aming buhay, Panginoon, ay aming ialay lamang sa iyo, Panginoon, Lord Jesus. Dahil, Panginoon, wala nang iba, Lord, ayon sa iyong mga salita, wala na kaming ibang dapat pang sambahin, Panginoon, kundi ikaw lamang, Panginoon, ang aming nag-iisang Diyos na buhay, Jesus Christ of Nazareth. Purihin ka, Panginoon, Lord Jesus. Amen. Napakagandang mensahe po, ano? Natatandaan ko yung message ni Doc, no, yung Thirst in Heaven. Sabi ko, paano kaya ako mag-start? Diba? Kasi iniisip natin na baka masaktan, pero baka magalit. So sa gabi pong ito, sabi ko nga, ipag-pray natin yung spirit of fear. Yung fear na i-share natin ang Word of God. Di baling magalit sila, wag lang magalit ang Panginoon sa atin. Amen. So, sabi ko nga, it's not too late. It's not too late. So, ngayon pong mas, ano na, ano, talagang tamang-tama, ano, parang kumbaga sa ano, bullseye talaga. Nandyan lahat, lahat na, yan lang ay pabasa mo talaga, yan lang ang mabasa mo. Lahat na ng, ano, wala ng explanation na kailangan. Straightforward ang salita ng Panginoon. Siya lamang ang nag-iisang Diyos na dapat nating sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon sa kanyang mensahe sa gabing ito. At ngayon po, tuparin natin ang isang kautusan pa ng Panginoon.
ang pagbibigay, tinatawagan ko po si Sister Myra para po ibigay ang offertory exhortation. Tayo po tumayo. Amen. So, are you blessed, church? Amen. So, kung blessed po ang lahat, buksan po natin ang ating mga Biblia. Sa umpisahan po natin sa Malakay 3, umpisahan po natin sa 8 hanggang 10. Amen. Ang sabi po rito, nananakawan ba ng tao ang Diyos? Gayunmay, ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, paano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. 9. Kayo'y isinumpa ng isang sumpa sapagkat ninanakawan ninyo ako ng inyong buong bansa. Sa 10. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at gayo'y subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tignan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Praise the Lord. So tayo po muna ay makakaupo. Amen. So tunay nga po ang salata ng Panginoon na hindi nagbabago. Amen. So tunay nga po ang Panginoon, kanyang binibless yung mga tao o yung kanyang mga anak na kung saan ay nagdadala ng handog or ikapo sa kanyang iglesia. Amen. So tayo minsan tayo ang expectation natin dun sa ibinibigay natin. Sana wag maging motivation sa atin na kung ano yung ibinigay natin ay yung expectation natin sa ating pagbibigay. Minsan no, sasabihin natin magbibigay ako for example ng 5 dinars, ibabalik naman ng Panginoon ito ng 10 dinars. So hindi po ganun ang pagpapala ng Panginoon. Amen. So wag po nating ilimit yung God's power at blessing ng Panginoon sa monetary lang. Sapagkat ang pagpapala ng Panginoon ay hindi lamang sa pera. Amen. So mapalad po tayo sapagkat nalalaman natin ang salita ng Panginoon at sa salita ng Panginoon tayo pinagpapala niya. Sa anong mga bagay? Amen. Kung aanhin natin yung sinabi ng Panginoon sa 10, sa Malakay 10, sabi niya, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi ng ano? Yung doon sa kinita mo. Amen? Saan? Saan mo dadalahin yung ikasampung bahagi? Sa kanyang? Saan? Sa kamalig? Or kung sa church? Amen? So dito makikita natin na ang sinabi ng Panginoon, subukin ninyo ako sa bagay na ito. Amen? So ang pagpapala ng Panginoon ay hindi lamang sa monetary. Amen? So mapalad tayo sapagkat kompleto ang pamilya natin. Masaya. Meron tayong magandang trabaho. Amen. Nakakatulog ka ng payapa sa gabi. Amen. At ano pa, yung salvation na binigay ng Panginoon sa atin. Ang lahat ng mga bagay na yon ay hindi matutumbasan ng anumang halaga. Yon ang isang pagpapala na hindi alam ng karamihan na ang Diyos lamang ang makakapagbibigay nito sa atin. Amen. So sabi nga dito, sa Luke 6:38, magbigay kayo at iyon ay ibibigay sa inyo. So dito, nasasabi na magbigay tayo at tayo ay bibigyan. Amen? Nang ano, hustong takal, siniksik, niliglig, at umaapaw ang ilalagay sa inyong kandungan. Sapagkat sa panukat na inyong ipanukat ay doon din kayo susukatin. Amen? So ibigay natin kung ano ang nararapat sa ating mahal na Panginoon. Amen? So kung ano yung para sa Kanya, dalihin natin dito sa church, sa kanyang kamalig, sa kanyang bahay-sambahan, at doon natin ibigay. Amen. Alam ng Panginoon kung paano tayo magbigay, paano, kailan natin to ibinibigay, at kung saan natin to ibibigay. Amen. So, i-motivate natin yung sarili natin na maalala ng Panginoon yung mga bawat, yung pagbibigay natin sa kanyang iglesia. Amen. Ang pangako ng Panginoon ay nasa ating mga kamay na eh. Amen? Amen po ba? Naniniwala po kayo? Nasa ating kamay na eh. Sabi ng Panginoon dito sa Deuteronomy 28:12, amen? Bubuksan ng Panginoon ang kanyang kamalig na punong-puno ang langit upang ibigay ang ulan sa inyong lupain, sa kapanahunan at upang pagpalain ang lahat mong ginagawa. Ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa
at ikaw ay hindi hihiram. Amen. So kung titignan natin yung blessing na ibibigay ng Panginoon sa atin ay napakarami, no? Hindi mabibilang. Nung sinearch ko nga yung blessings ng Panginoon is more than 3,000 or 5,000, hindi na mabilang. Amen? So, tunay nga, no, ang sabi ng Panginoon, subukin ninyo ako sa bagay na ito. So, ngayon po, katapusan na. Alam ko, 2 days na lang. So, nasa sa atin po kung gusto nyo subukin ang Panginoon. Pero ang promises ng Panginoon, hindi kanya pagkukulangin, hindi kanya pahihirapan. Ang lahat ng gagawin ng iyong kamay ay pagpapalain niya. Ang trabaho mo, pagpapalain niya. Ang employer mo, pagpapalain niya. Hindi naman ikaw pagpapalain ng Panginoon instant, na dyan kaagad sa harapan mo yung pera, kundi pagpapaguran din po natin ito sa anong paraan, sa mga trabaho na ipinagkaloob niya sa atin. Kaya nararapat lamang na dalhin natin sa Panginoon ang kung ano yung nasa Kanya, kung ano yung nararapat na bahagi na para sa Kanya. Gusto niyo po ba yung 90% sa Panginoon at 10% na lang ang matira sa inyo? Siyempre po, hindi gagawin ng Panginoon yun. Kasi alam ng Panginoon na sa bawat isa sa atin, kayang-kaya nating ibigay yung 10% na para sa ating Panginoon. Amen. So, tayo po'y magsitayo. Praise the Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Panginoon. Tunay nga, Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Panginoon, Lord, na punong-puno ng pagpapala, Panginoon, sa iyong mga anak, Lord. Patuloy po kami dumadalangin sa gabing ito, Panginoon, nagpapasalamat sa lahat ng biyaya na iyong pinagkakalob sa aming mga kinakain, sa aming mga dinaramit, Panginoon, sa bahay na aming tinutuluyan, Lord. Salamat sa mga trabaho, Panginoon, Lord, na kung saan naroon, Panginoon, Lord, ay nagiging daluyan ng iyong pagpapala, Panginoon, para sa amin, Lord. Panginoon, nawa, Panginoon, ng mga handog, Panginoon, at tithes na aming pagkakaloob, Panginoon, sa gabi ito, Panginoon, ay patuloy mong pagpalain, Panginoon, at maging mabangong samyo sa iyong banal na harapan. Salamat po sa mga mensahe mo at paalala tungkol sa pagbibigay, Panginoon. Naway patuloy mong turuan, Panginoon, at tulungan mo kami. Bigyan ng pusong mapagbigay, Panginoon, Lord, sa iyong banal na harapan, Panginoon. Salamat po sa gabi ito. Ito po ang aming samot dalangin na may pasasalamat sa iyong natatanging pangalan, aming Panginoong Hesukristo. Amen. To the grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks to the grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Because of what the Lord has done for us. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Because of what the Lord has done for us. Give thanks, give thanks, give thanks. Praise the Lord. Amen po. Bless po ang lahat. Amen. Sa pagkakataong ito, atin pong patuloy natin purihin ang ating Panginoong Diyos. Amen. May kalakasan? Amen. Paratang, kung pa. Wala pang, kung ano. Sige. Okay. So, handa na po ba ang lahat sa pagpuri sa ating Panginoon? Amen. Okay. Ako'y magpupuri sa iyong pangalan. Amen. Awitan natin natin, Panginoon. Ako'y magpupuri sa iyong pangalan. Amen.
ako'y magpupuri sa'yo lamang. Magkat ikaw ang mayata ng buhay, na may likha ng bawat lahat. Kung magpupuri sa'yo pangalan, magpupuri sa'yo pangalan. Amen! Ako'y magpupuri sa'yo lamang. Magkat ikaw ang aming Diyos at Ari, na naglikha ng pangalan sa sanlibutan. Ano, ano na? Hallelujah. Amen. Praise the Lord.